What's up mga papang? Lalo na kung bago ka pa lang sa channel na to, welcome to my vlog. So yun nga no, meron po tayo ngayong pupuntahan mga kaibigan na nakita ko sa Facebook yung post ni Chris Ayan, which is nag-trending na rin. Maraming nag-react, maraming nag-share kung totoo nga ba yung kanyang post na yun na gumagawa ng bag si Nanay dito sa bayan ng Iligan. Okay? Alamin natin mga kaibigan kung totoo nga ba na mayroong gumagawa ng bag na ang hitsura niya ay Ratan-Bag dito sa bayan ng Iligan. Kasi dapat, yun ang mga dapat na pinagmamalaki natin, di ba? Lalo na kung taga Iligan ka, nakaka-proud kung mayroong mga gumagawa ng bag na ganyan. Kaya mga kaibigan, samahan niyo ako sa gagawin natin ngayong araw ha. Dahil excited na akong makita si Nanay kung ano, kung totoo nga ba na ginagawa niya yung bag na yun. Pero una muna nating pupuntahan sa araw na ito ay yung nag-post na si Chris Ayan. Nakunta ko na rin siya mga kaibigan at pumayag siyang makipagkita sa akin. And then sasamahan niya ako kung saan nga bang lokasyon si Nanay. At yun, pwede natin siyang makausap at matanong sa mga bagay-bagay na mga ginagawa niyang bag. Okay, kaya mga kaibigan, let's go! Hello, what's up mga papang? Kakarating ko lang dito sa lugar kung saan imi-meet ko si Chris Ayan. Kanyang bahay. Yan na, sobrang init ano, kahit nawala tuloy yung makeup ko ano. So yan, actually nasa tabing kalsada lang po yan ha. Ito, makikita yung kalsada na yan. I-guide niya ako pupunta doon kay Nanay. So ngayon, kikilalanin muna natin si Chris Ayan. Dito muna ako sa bahay niya. Let's go. Yan mga kaibigan no. Pasok tayo sa bahay niya. So yun mga kaibigan, no, nandito na kami ngayon sa lugar kung saan si Nanay yung gumagawa ng bag. At syempre kasama ko na ngayon yung dahilan kung bakit nag-trending yung post na yun. Ayan, Chris Ayan, kasama ko na. Actually, magpinsan kami yan. Pops ang tawagan namin. So ngayon, pumunta na kami sa bahay ni Nanay para makita namin yung kanyang ginagawa. Kung totoo nga ba yung bag na pinost niya. So ngayon, katabi ko na po ngayon si Nanay. Kitang-kita ko na. Ito po si Nanay ngayon. Hi Nanay, magandang hapon po. Ano pong pangalan nyo? Linda po. Ah, siya po si Nanay Linda. Linda Magloyan. Linda Magloyan. Ilan taon na po si Nanay? 70. 72 na po ngayon. 72? Okay, ilan po yung anak nyo, Nay? 8. 8? Pero may asawa na. Ah, may mga asawa na lahat. Si ano po? Si tatay? Kumusta? Yes, nandiyan po siya. Okay, so... So ayan po mga kaibigan, no? Ito po si Nanay, siya po yung gumagawa nun. So ngayon, titingnan natin yung mga kagamitan niya sa paggawa ng mga bag na yan. Kaya. So mga kaibigan, papakita ko na sa inyo para, kasi hindi talaga basta yung paggawa ng bag na ito. Kaya napaka, kumbaga, masalimuot. Unang-una, kukuha ka ng gamit galing sa bukid na sinasabi ni Nanay. So ito yung kinalabasan, papatuyuin mo sa araw. Ano ang tawag dito, Nay? Yantok. Yantok? Yan yung ratan. Ah, okay. Yung sinasabi, ratan. Ito yung sinasabi nilang ratan. Yung sinasabi ko kaninang ratan bag. So ito pala yun. So ngayon, papatuyuin nila ito sa araw. Magiging ganito na ang kulay. And then, so ito na siya. Oo. Kukunan dito. Galing dito. Ah, okay. So ngayon, ang kinalabasan po mga kaibigan, ganito na. Ayan, oh. So, ang gagawin naman nila Nanay, susunod, ganito na. Ito yung talagang pinaka ma-effort na gagawin. Sa isang bag na eh, ilang oras nyo bago matapos isang bag? Matagal din. Okay. Anong kung klase? Ayun nangyari oh. Oh, ito na pala. Pwede ko na yung makita. Sample lang natin. So yun, ito na po yung kinalabasan.
Yan. Yan. Yan, oh. So, pag binuksan natin. So, ayan na po siya mga kaibigan, yan ang loob. So, yung nakikita nyo sa online ng mga rattan bag na niraraffle ng mga kung sino-sinong na, ano, nasa online. So, kay Nanay, ang kaibahan na nito ay handmade. Gawa niya po talaga. Kaya, medyo na-amaze lang kami kaibigan, kami ni Pops Chris Ayan, dahil nga, first time din namin lang nalaman na mayroon palang gumagawa ng ganitong rattan bag, which kahit na sikat na siya. Ang kulinis, nice, sikat na sikat talaga ito ngayon, yung ganitong style. Kaya yung magiging title po ng vlog na ito mga kaibigan is Helping Nanay. Yung tulungan namin si Nanay para ma-promote yung produkto niya ganito. At saka nakaka-proud po na dahil taga El Nido rin kami, na mayroon palang ganito, gumagawa nito sa El Nido pa po mismo. So yan mga papangaw, papakita po sa atin ni Nanay yung kung paano niya ginagawa yung mga bag na ito. So ito po yun. Ano niya ipluto na ito yung pabilog niya? Ah, okay. So yan po yun mga kaibigan yung sample na ginagawa ni Nanay. Yan, nakikita nyo naman sa mga kamay niya kung paano niya iniikot-ikot yung mga ito nato. Nito na yan. So talagang hindi po siya talaga madali mga kaibigan. Nakikita nyo naman bago siya makabuo ng isang bag ay umaabot po yan ng isang araw. Kaya yung isang araw na yun ay kung kayo makakabili ng isang araw na yun, parang binili nyo po yung oras ni Nanay ng isang araw. So ganun po yun. So ito po. Hindi, pakita lang natin na yan yung mga sample. So ito na po yung kinalabasan ng kanyang ikot. Kung titingnan natin, napakadali lang tingnan. Pero mag-iisip tayo ng maraming beses bago niya nabuo yung ganitong itsura. So yun mga kaibigan, legit na legit po ito ha. Ito po yung kinalabasan ng ginagawa ni Nanay. So, ito po yun. Ito yung parts nito. Ito naman yung kabila. Bago mabuo yung bag na yan. So ito po mga kaibigan. Napakaganda. Maliit na version ng tawag ba dito? Parang patungan, pero ito ginawa nila to para patungan ng baso kung sa mga bar. Ayan. So yun, reusable siya mga kaibigan. So update mga kaibigan, no? Ito. So hindi lang po talaga ganitong bag yung pwedeng gawin nila Nanay. So pwede nyo pa po itong ipa-customize. Ayan, pwede nyo lagyan ng pangalan kung ano man yung gusto nyo. Basta ipakita nyo lang kung anong klaseng design dahil gagawa ng paraan niya nila Nanay para mas mapaganda pa yung rattan bag na gusto ninyo. Nasa sa inyo yan, kung anong klaseng design. Ito, di ba, customize ang pangalan, pinipalagyan ang pangalan, kayang-kaya nila yan. Ay, mga ganong style. So yun mga kaibigan, ito, isa rin po ito sa mga produkto na kayang gawin ni Nanay. Yung ganong basket, oh, ginagawa kami ito po? Yan. Pero hindi lang sa bayan yung ganon. So hindi lang po talaga bag na pinakita namin kanina, ito. Kung natatandaan nyo yung mga oldies pa dati, na ang gamit na pag is ano ito. Ito na mga ilang araw to bago gawin. Isa rin. Dalawang araw ganitong bag. Imagine 2 days bago matapos yung bag. Lumakas siya, oh, masagana yan. Opo. Pula. Mga kaibigan, oh. Pwede. Lapsak yan, sa likod din din. Ah, sa likod din. Wala walang takip pa yun. Dito pala siya nilalagay. Ito ang loob niyo mga kaibigan. So ito mga kaibigan, kahit mabagsak, hindi masisira, hindi mapupunit, alam mo yun? Mas matibay pa ito sa relasyon ninyo. Kung yung relasyon ninyo medyo mahina, pero ito, subok na matibay. Kaibigan, no? Ayan, kasama ko po ngayon si ate, ang anak po ni Nanay na gumagawa ng bag. Isa rin po siya sa mga gumagawa ng rata na to.
mga kaibigan, hindi po siya madaling gawin. Mahirap po siya talaga. Binibigyan po talaga ng time nila nanay at nila ate ang bag na to. Bago mabuo ang isang bag, sinasabi nga nila kanina, almost one day or isang araw. Yan. Bag pa lang yan. Pero pag order pa kayo ng iba na mas malaki sa mga bag na yan, pwede di ba natin palakihin to? Pwede. Kung ayaw nyo ng ganito, gusto nyo ng pinakamas malaki pa, pwede rin po yun. And yun nga, kakain lang talaga ng ilang araw. Kung gaano kalaki siya, yun, kakain sa araw, dalawang araw. Dalawang araw yung malaki talaga siya. Hindi yan, tagal yan, masira. Makaibigan ka. Kahit tapon mo pa. Kahit hampas ko siguro sa mukha ko. Diba? Subok ka, matiba eh. Kayo ng jowa nyo, tumagal mga kayo ng 5 years to 10 years. Ito, for lifetime to. Diba? Eh, dito ka na. Ratan ito. Kasi kung sakaling maghiwalay man kayo, at least may remembrance ka na, buti pa ang ratan, di ako iniwan. Okay, once again mga papang, ayan, nandito man muli tayo sa aking channel. Okay, papakilala ko po sa inyo yung anak ko ni Ate Luwayway. Anong pangalan mo, gang? Carol. Ayan, tingin ka. Hi ka muna. Siya si Carol. Siya yung mahilig sa social media, active sa Facebook, ganyan. Kaya sa may mga mag-i-inquire, so pwede niya tayong tulungan para doon sa mga gusto nyong, kung anong klaseng bagang gusto nyo, o ano bang klaseng design ang gusto nyong ipagawa kila nanay. So, siya ang pwede nating makontakt through online. Meron po kaming ginawa, yan. Mayroon na pong page si nanay. Ang tapangalan po ng page niya ay Nanay Made. So, doon lang po kayo mag-inquire and then i-assist po kayo ni Carol para sa inyong mga inquire. Kaya, nandyan lang po yan sa baba. Yan, ilalagay ko po yung link dyan sa baba. I-click nyo lang para doon kayo mag-usap anda sa mga gusto ninyong customized na bag ang inyong ipapagawa. So ayun na nga mga kaibigan, mga papang, ayan. Nandito na ako ngayon sa bahay ni Chris Ayan, ayan. Actually, malapit lang po yung bahay ni Nanay. Yung bahay ni Nanay dito. Medyo magkapit bahay lang sila. Walking distance lang naman talaga yan. Nasa parting area lang na yan. Napakalapit lang. Ano. So mga kaibigan, yung address po ng lugar na itong kung saan malapit yung bahay ni Nanay at kay Chris Ayan ay Makinit, Pasadena, Lelito, Palawan. So yun po yung address ng lugar na ito. Siyempre mga kaibigan, dito ko na rin tatapusin yung vlog na ito. Ayan, maraming salamat sa mga nanood. And yan, iiwan ko lang yung mga link na mga dapat ninyong malaman dito sa baba. At punta lang kayo doon at may mga katanungan man kayo regarding doon sa bag na gawa ni Nanay. Ayan. Punta lang kayo sa mga link na yan, hanap yung page niya, dyan ilalagay ko sa baba. And mag-inquire lang kayo doon kung ano mang gusto nyong gawin sa ipapagawa ninyo, okay? So yun na nga, no? Gusto ko lang yun magpasalamat, siyempre, sa aking pinsan na si Chris Ayan. Maraming salamat sa iyo, Pops, sa pagbigyan ng opportunity na gawin kong vlog yung ano ni Nanay. Actually, talagang gusto talaga naming tulungan si Nanay, kaya yung title ng vlog na ito ay Helping Nanay. So yun, sa mga bago pa lang nakapanood ng video na to mga kaibigan, lalo na kung bago ka lang dito sa aking channel, so, huwag niyo po kalimutan mag-like, comment, and mag-subscribe sa channel ko. And then i-share po natin itong video na to para po makita nila and matulungan po natin si Nanay. Okay? Maraming salamat sa panonood. And once again, this is Jake, Basta Jake, and I'm out!